Hello Gemini, I hope you're doing well, and this is your daily message for May 26th. And this is for all Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. At kunin nyo lang po kung ano ang magsasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. Maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago kayo rito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa inyong lahat. Gemini. So, Gemini, we have grow. Ayan. All flowers must grow through dirt. Ayan. So, maaaring meron kayong ini-invest na effort on something, no? Maaring sa sarili ninyo, maaring personal development ang focus ng iba sa inyo, skills development, maaring ganun, no? Kaya naman you are growing and you are thriving dito. Maaring ang iba sa inyo, you know, are taking risk, no? Maaring nagde-decision kayo dito, naggumawa ng mga bagay na hindi ninyo pa nasubukan. Parang mas malakas na ngayon ang loob ng iba sa inyo dito, Gemini, at subukan na mag-take risk, no? Yun ang aking napipika for some of you. We also have serenity. Ayan. Kailangan ng iba sa inyo dito, Gemini, ang serenity, no? Or maaring ang iba, ito na talaga yung balak gawin, na kalmado lang ang gagawin ninyo, magpapaka peaceful lang ang gusto ninyong pakiramdam ngayon. Maaring ganun, no? I feel lang iba sa inyo dito, maaring nagre-reflect ngayon, or maaring gusto ninyo mag-retreat, no? Maaring ganun din ang ganap ng iba, dahil parang gusto ninyo ito yung paraan ninyo para mag-take a breather. Kumbaga, gusto ninyo na tumalikod muna ng pansamantala sa inyong mga ginagawa, sa pinagkakabisihan ninyo, because you want to feel serenity. You want to surround yourself with serenity. Parang gusto ninyo muna ngayon na mag-unload ng stress, mag-unload ng bigat sa isip, bigat sa dibdib, yung mga ganun, no? So, go for it. Listen, ayan, be alert. The soft chiming bells call to nearby fairies. Ayan, so parang may ano dito, no, Gemini. Kaya naman ang iba sa inyo gustong balutin ang sarili ninyo in serenity. Gusto ninyo mag-retreat, mag-reflect, no? It's because I feel na may calling sa inyo, no? To listen to yourself, listen to your intuition. Dahil I feel na may mga mensahe, no? May divine guidance na mahalaga ninyong malaman, no? And by quieting your mind, quieting your body, no? Doon lang ninyo yan ma-access na mensahe ng divine universe para sa inyo. Kaya naman siguro gusto ninyong mag-retreat, no? Gusto ninyong mag-reflect. We also have Ace of Pentacles. Napakaganda. This is travel, Gemini, for some of you. Maaring may balak na pagbabiyahe ang iba sa inyo, paglilipat bahay, kailangan bumiyahe, maaring may change of place of residence ang ganap ng iba, or maaring gusto ninyong bumiyahe, no? Mag-unwind, magpapahinga, maaring sa ibang lugar kayo magre-retreat, yung mga ganon, no? This is also a financial opportunity, Gemini, no? This is the beginning of your financial abundance. Ito na yung opportunity na magiging simula ng pag-experience ninyo ng financial freedom, ng pagkakaroon ninyo ng prosperity and abundance. I feel na kung ano man ang opportunity na to, ito na yung magbubukas ng pinto para sa inyo, para ma-experience ninyo ang prosperity and abundance, no? This could also be a windfall, Gemini, yung bigla ang pagdating ng pagpasok ng kaperahan sa inyo, no? Maybe that is from different sources. Maaring panalo yan, no? Maaring winning yan, lottery win. Maaring regalo yan sa inyo. Maaring pamana, no? Whatever the case may be, you know, yung kaperahan na yan ang magiging simula ninyo, no? Para ma-experience ninyo yung prosperity. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap
This is within your reach, no? Within your reach. Hank Panda, ayan. So, I feel na this is what you are waiting for. Maaring naghihintay talaga ang iba sa inyo ng financial breakthrough. No, Gemini? At ito na yon. Yung new beginning na to in terms of your finances, I feel na ito na talaga yung breakthrough, financial breakthrough na hinihintay ninyo para lumuwag-luwag na ang inyong sitwasyon in terms of kaperahan. So parang the wait is over. Kaya siguro, you know, Gemini, maaring yung mga sitwasyon din na to, yung mga opportunities na to, I feel na parang pinapadala yan sa inyo. And for you to be able to find out kung paano ninyo makukuha yan, how can you take advantage of that opportunity, I feel na by putting yourself into solitude, no, by surrounding yourself in serenity, I feel na doon ninyo mapipick up talaga yung gabay, no? Parang doon papasok yan sa pagmuni-muni ninyo, doon ninyo yan mararamdaman, doon ninyo yan maririnig, no? Kung ano, kung saan kayo dapat pumunta, ano dapat ninyong gawin so that you can access, no, this opportunity. So, yun ang akin na pipick up dito. And the wait is over, no? Nandiyan na ang inyong opportunity na hinihintay. Nine of Pentacles, this is also wealth. Ayan, so napakagandang ganap sa buhay ni Gemini in terms of kaperahan. This is wealth, this is also prosperity and abundance. Dito, Gemini, doble-doble ang mensahe ninyo para sa magandang sitwasyon sa inyong kaperahan. So, nakikita ninyo si Panda, no? Nakapaligid sa kanya ang kaperahan, ang pentacles, at nag-chill lang siya. Tingnan mo, nag-chill lang siya. At ang dami pang bamboo plants, no? Bamboo trees sa likod niya. Ibig sabihin, there are more abundance and prosperity coming in. Marami pang parating sa inyo, Gemini, na financial blessings, no? And dito, ini-enjoy na niya dito yung kaperahan. Maari talaga din na yung opportunity na to is really going to give you the opportunity para makaluwag-luwag ka na sa pera, para magkaroon ka na ng opportunity din sa sarili mo na ma-experience mo din yung luxury, yung ganun. Or for others of you, maaari din na ano to, return of investment nyo na to. Maaring kay tagal nyo nang nagtrabaho, maaring retirement na to, maaring ang iba sa inyo magre-retire na and you are receiving your retirement money at ngayon yung parang i-enjoy nyo naman ngayon ang retirement money ninyo. Because yun din yung naipon ninyo, yun din ang pinaghirapan nyo all these years, so you are entitled to enjoy that naman. Diba? Maaring ganun ang ganap ng iba, or maaring this is a project, no? A long-term project na ngayon nagtapos na, kaya meron kang bonus, meron kang malaking perang parating, no? At iyon ang inyong harvest time, kumbaga, Gemini. So, good luck to that and congrats dito sa mga kaperahang maaring dumating sa inyo. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, I hope you're doing well and this is your daily message po for May 26 and this is for all Libras, Sun, Moon, Rising and Venus signs. General reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang magre-resonate sa inyong sitwasyon. Thank you. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo rito, welcome po sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga readings natin. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun ang aking dasal para sa inyong lahat. So Libra, joy, wow, make time for the little things today. Ayan, enjoy nyo naman ang bawat minuto ng iyong araw. Ngayon, Libra, no? Parang ang iba sa inyo dito, you're being invited na have fun,
mag-ano kayo, mag-play, no? Now is the time to play. At i-enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang yung araw na to. Enjoy nyo yung mga bagay-bagay na gagawin ninyo ngayon. Ayan. So, generosity. Sow seeds of kindness. Ayan. So, yung generosity naman, Libra, ano yan eh, cycle yan. Sometimes, tayo yung benefactor, tayo yung tumutulong, tayo yung nagbibigay, at minsan naman, tayo naman yung kailangang magtanggap, no? Kailangan naman natin ng tulong din ng iba, no? At maaring ngayon, maaring both ay mararanasan ninyo, no? Maaring at some point kayo yung may i-share na blessing sa ibang tao, and at some point din naman maaring kayo din yung magre-receive ngayon ng something then from other people, no? We have there, take a risk and fly. Ayan, this is a reminder for some of you din, Libra, no? Na for you to be able to succeed, no, sa binabalak ninyo, maaring you may need to take risk, no? You may need to get out of your comfort zone ngayon, maaring ganon, so that you can fly high, no? So, maaring may pagkakataon kayo ngayon na gawin yan, no? At may mga opportunities siguro na maaring lumapit sa inyo ngayon, at magre-require yan na kailangan ninyong mag-take risk, kailangan ninyong lumabas sa kung ano man ang inyong comfort zone, no? Dito, Libra. So, good luck. Good luck to that. Meron tayong Queen of Cups. Ayan. So, parang kung ano man yung gagawin ninyo dito, I feel, no, Libra, na meron kang suporta. No, meron kang suporta. Maaring support ito ng mom mo, ng nanay mo, ng mama mo. Maaring suporta ito ng dad mo, grandpa, or grandma din, no? General reading ito, kaya maaring ano to, maaring male or female energy, no? At I feel na suportado ka, no? Suportado ka ng iyong nanay, mama, grandma, lolo, no? Daddy ninyo, maaring ganun. At maari din, Libra, no? Ang napipick up ko dito, na yung nagbibigay sa'yo ng iba yung saya talaga is yung yakap ng iyong nanay, no? Yun ang aking napipick up. Maaring yung yakap ng, yung ano ba, yung yakap ng isang lola, lolo, or yung dad ninyo, or yung mom ninyo, I feel na yun ang nagpapa lakas ng iyong loob, yun ang nagpapalambot ng iyong puso, yung ganon. Yung iba yung nararamdaman ninyo kapag may yakap kayong nararamdaman, no? Na galing sa iyong mga magulang, no? Or galing sa iyong mga elders. So, yun din ang akin na pick up lang, no? For others of you dito. And I feel na yun ang ano din, yun ang mag-inspire sa inyo lalo. Na pag-igihan ninyo ang inyong mga ginagawa, ang inyong mga endeavors sa buhay. That is, that's serves as your inspiration. Yun na, napipick up. Ace of Pentacles, beautiful. This is financial opportunities na maaring dumating sa inyo. Ngayon, Libra, na maghahatid sa inyo ng financial freedom, financial abundance, prosperity, yung kaluwagan sa kaperahan. I feel na kung ano man itong opportunity na to, no, financial, ay Libra, ito yung magbubukas ng pinto para sa bagong buhay ninyo, bagong simula ninyo in terms of your finances. Ang iba sa inyo, maaring ito na yung financial breakthrough na hinihintay ninyo, magiging kasagutan sa mga problema sa kaperahan, mga pagkukulang sa kaperahan, maaring yung financial opportunity na to, ito na yung kasagutan sa iyong mga dasal pagdating sa kaperahan ninyo, Libra, no? So, good luck to that. Maaring yan ay windfall din. Maaring yan ay panalo. Maaring panalo sa mga game of chance tulad ng lottery. Maaring yan ay pamana sa inyo. Maaring yan ay regalo sa inyo, no? Na malaking halaga. Maaring ganun. So, good luck to that, Libra. Dahil ito yung bagong simula, no? Maaring ito na yung pagmumula ng continuous na financial inflow sa inyo, Libra. Maaring ito na yun. Ten of Pentacles, yay! This is also wealth, this is abundance, this is prosperity surrounding you, Libra. So talagang hindi malayo, no? Tignan nyo,
from ace to 10. Diba? Bonggang-bongga, diba? So, talagang sa simula na to, na opportunities na to ng kaperahan, makakarating talaga kayo dito sa tuktok ng tagumpay in terms of your kaperahan. And I feel that is dahil sa suporta ng iyong nanay, sa suporta ng iyong mga elders, no? Yun din ang aking nakikita dito. At yung Ten of Pentacles, no? This is also a family legacy. No, this is also family legacy. So, maari talaga na may mga, maaring may business, may family business kayo dito na maaring ipapamana sa inyo or maaring minamanage ninyo at talaga magkakaroon kayo ng malakihang return of investment dito. No? Yun ang aking nakikita dito for some of you. Maari din na yung buong pamilya ninyo dito ang magtutulong-tulong sa financial opportunity ito na dadating sa inyo at talagang mapapalagunin nyo yan eventually. Talagang lalaki, no? Yung parang makakapag build kayo dito ng financial empire ninyo na yung kaperahan ninyo na may ipon dito talaga is going to be will provide for the needs of the family, no? Ay, hindi lang ng sarili ninyo kundi ng inyong pamilya. So, I feel na talagang mabibigyan kayo dito ng pagkakataon para makapag-build kayo ng financial future ninyo para sa inyong buong pamilya at ng magkaroon kayo ng solidong yung financial stability and security talaga in terms of kaperahan for the long term, no? Yung pangmatagalan talaga. So I really feel na napakaganda ng opportunity na to na nadadating sa inyo, Libra. Maaring ito ay dahil din dito sa pag-take risk ninyo. Maaring yung opportunity na to, no, na kailangan ninyong mag-take risk, yun ang maghahatid sa inyo ng bonggang-bonggang financial opportunity talaga dito para magkaroon kayo ng prosperity and abundance talaga na hindi lang pang dalawang buwan, pang tatlong buwan, kundi for the long term. Siguro nakikita ninyo to, no, napakadaming pera, 'di ba? Kayamanan talaga 'to, kayamanan, hindi lang pipitsuging pera, halaga ng pera, pero talagang madamihan 'to, madamihang pera, no? Kaya I feel dito, Libra, na ito yung magiging bunga, no? Ito yung madadat na ninyo, yung wealth talaga. You will be surrounded with wealth. Kaya magiging sufficient kayo financially. Kaya yung buong pamilya ninyo, parang wala nang poproblemahin. Kasi lahat ng maaaring pangangailangan ninyo dito will be provided na talaga. So, good luck to that, Libra. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, I hope you're doing well and this is your daily message for May 26 and this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs, general reading po ito kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat, kunin nyo lang po kung ano ang magsasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. At naway lagi po kayong safe at healthy lamang, yun ang aking dasal para sa inyong lahat, Aquarius. At tingnan natin kung anong mensahe para sa inyo. We have potential. Napakadami ninyong potential, Aquarius, para kayo'y magtagumpay, para kayo'y maging masaya, para makuha ninyo kung ano mga iyong mithiin sa buhay, no? Change, yun ang with the falling leaves, embrace change. So, maraming pagbabago, no? Maraming pagbabago na maaring dumating sa buhay ninyo. Dito yung potential ng pagbabago talaga ay nandyan. Ang potential na kayo ay mag-create ng bagong mukha ng kung ano mang area ng buhay ninyo ay nandyan talaga. Opportunity, ayan, there's no use looking for luck, it arrives at unexpected times. That's true. Kung ang opportunity na yan ay para sa iyo, ano't ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, that is coming towards you. And yun, no? Yun ang maaaring mangyari ngayon sa buhay ninyo, Aquarius. May mga opportunities dito na parating, yan ay kakatok sa inyo, and maaaring
yung opportunity na to is a life-changing opportunity, no? Maaring itong opportunity na to ay yung isang opportunity na dadating sa inyo na once in a lifetime lang, at pag dumating sa inyo, talagang that is going to change the course of your life. That is going to change everything sa buhay ninyo, no? Kaya napakaganda ito, no? Napakaganda ng vibe na napipick up ko dito, Aquarius. Kaya be on the lookout for any opportunity na dadating sa buhay ninyo. Kasi kahit isa, dalawa, lima o sampu pa mang opportunity ang dumating sa buhay ninyo, ibig sabihin niya na yan ay lahat para sa'yo, that is meant for you, pero binibigyan ka ng Panginoon, ng Divine Universe, ng liberty para mamili ng kung aling opportunities ang kaya ninyong gampanan, ang kaya ninyong i-handle, at kung ano yung talagang sa tingin ninyo ay makakapagpasaya sa'yo, makakadala sa inyo sa tagumpay, binibigyan ka ng kalayaang mamili, no? Yan ay para sa'yo. Lahat yan ay para sa'yo. We also have Five of Wands. Ayan, so may mga ano to dito. Maaring maraming nagsasalita, maraming nagsusutsot siguro sa iba sa inyo dito, Aquarius. At maaring lahat sila gusto nilang yung opinion nila, gusto nila yung idea nila ang maaring gusto nilang sundin mo, no? Maaring may mga ganong ganap dito. But I feel not the end of the day, Aquarius, no? Kahit ano man ang masabi ng mga tao sa paligid ninyo, ano man ang mga opinion na ipahayag nila sa inyo, at the end of the day, it's still your decision. Diba? It's still your decision. We also have the Queen of Swords. Ayan. Be straightforward. Napakahalaga nito. Dito siguro sa mga opportunity na maaring dumating sa inyo dito, Aquarius, it will require you to be honest with yourself, be honest, be transparent, at kung ano talaga yung gusto mo, kung ano yung nasa isip mo, nasa nararamdaman mo, yun ang ilabas mo, yun ang ipahayag mo, no? Napakahalaga na maging totoo ka, no? Maging totoo ka sa iyong sarili, lalong-lalo na. Kaya be straightforward, be transparent sa kung ano man ang gusto mong sabihin, kung ano ang iyong totoong nararamdaman dito. Dahil maaring yan ang magiging susi para sa iyong ikakatagumpay ng mga endeavor or sa mga opportunities na to, no? Yung mga ganon. At maari din, Aquarius, na kayo yung mag-i-embody ng energy ni Queen of Swords, na parang kayo yung magiging daan para magkaintindihan ang mga taong ito na nasa paligid ninyo. Yung mga nagbabangayan ng opinion, yung mga pinaglalaban nila ang mga kanya-kanya nilang ideas, no? At alam mo yun, nag-aanuhan talaga sila, nag-uunahan na marinig ang mga sasabihin nila. I feel na maaring kayo yung magiging susi para magkaintindihan ng mga to. Maaring kayo yung magpapagitna, kayo yung magiging mediator dito, kayo yung magiging peacemaker, ika nga, no, para magkaroon sila ng pagkakaintindihan, magkaroon sila ng peaceful resolution, mag-agree sila, no, mag-ano sila sa mga opinion nila, yung mga ganon, no, magbigayan, ika nga, ng pagkakataon para marinig ang bawat isa, maaring ikaw yung magiging susi noon, no. We also have the Star. Ayan, napakaganda. This is wish fulfillment energy. May mga wishes, no? Kung ano man ang iyong mga sincerest wish, maaring yun ay mag-come to fruition. Maaring yan ay mag-manifest na sa buhay ninyo, Aquarius, no? Maaring yung mga pangarap ninyo is this opportunity din. Maaring yan din ang pagsisimulan ng iyong kasiyahan, ng iyong tagumpay, ng iyong masayang buhay. Maaring yun ang minamanifest ninyong opportunity, no? This is also new blessings, new hope. Parang binibigyan kayo dito ng bagong pag-asa talaga ng Panginoon, na maraming
maaring magandang mangyari sa buhay ninyo. Parang sinasabi dito na anything is possible for you, Aquarius, dito dahil you have a lot of potential, may mga opportunities na dadating sa buhay ninyo. So parang you are being supported dito, no, ng Divine Universe para makatungo ka, makarating ka na sa papupuntahan mo kung saan ka magiging in alignment with your destiny, magiging in alignment ka na with your purpose, no, yung magiging fulfilled ka, yung gano'n, yung talagang magiging masaya ka sa buhay, yung mga gano'n, no? Kasi may mga may magbubukas dito talaga na pathway sa'yo, may mga bagong pathway dito na bubuksan para sa'yo, and maaring dyan mo makikita yung mga opportunity na to. Maaring dyan ka dadalhin para makita mo yung mga various opportunities na to, na yun ang maghahatid sa'yo patungo sa iyong fulfillment, no, sa iyong destiny, sa iyong purpose. So, napakaganda lang nito, Aquarius. At isa pa, yung nakikita ko dito, you are divinely guided, no? At talagang, parang kung saan ka dapat papunta, parang iniilawan na ng divine universe, no, ang daan papunta doon, para doon ka talaga pumunta, para makita mo yung maliwanag na daan na yan, dahil dyan ka nararapat. No? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.